Yun oh. Hello mga kailaw. Dito po pala sa Bicol, yung hamba na ginagawa, yung sa pintuan, hindi na po kahoy kasi medyo may kamahalan daw po ang kahoy, sabi ng kapatid ko. Kaya ang ginagawa po ngayon, sinisiminto na po. Kasi mas matibay, hindi na po kayo mamumroblema sa anay o sa bokbok. Ganito po siya gawin kung paano po siya ginagawa. See, simentado na, matibay yan. Dayana yun. Ganyan lang pala yan. Yan po yung mga ginawa nila. May kontrata nga na yan. Batangas. Malayo. Kasi tisano. Baka makaraming pira dito. Sa Bicol. Maraming nagpapagawa ng hamba. Puro hamba. Maganda na. Finish na, finish. Hamba, maganda ng bahay ni Dodo Lipante. Next na ka ba mga pinito mo ano yan? Pag-asa gugod. Galing na, di mo na kailangan maglagay ng ano, kahoy. Ay, paalsa ako. Mga finishing. Ikaw man na alsa. Yun oh, galing. Ganyan lang yung mga diskarte paglalagay oh. Tonto-tonto. Yata nagtatrabaho. Yun na, maganda na. Maganda na. Finish na, galing. Galami. Ano? Hindi pumasok ang ano? Pintuan. Ay, hindi yun ang maglalapat. Huwag kang alis. Dapa. Ayaw mo kasama? Medyo? Ang
pangit naman. Dalawa lang silang gumawa, inabot ng 15 days. Ito mo, tapos na agad. Ganun kabilis gumawa dito mga kababayan ko. Kailangan yung buto tayo, konti. Eh, tingnan mo. Tapos na si Pangulo ngayon. Ang pisto ko. Partida pa yan. Isang kamot. Isang kamot lang. Dito kayo sa Bicol, ano, ang nilalagay ngayon, ano na, alos, concrete pamba na lang ang inilalagay. Kasi pag nilalagay nyo ng kahoy, marami kasing ano dito eh, bukbok sa kaanay. Kaya madali siyang masira. Day 2. Tingnan natin kung ano po ba yung kinalabasan ng paggawa ng hamba. Sa katuyo na siya ngayon. Tingnan natin. Ayan po. Saka matigas po siya eh. Mas maganda po talaga pag ano na siya, semento. Yun. Oh, tuyong-tuyo na. Di na po kailangan gamitan ng kahoy kasi ang kahoy po ano eh, inaanay saka mas mahal din po ang presyo ng kahoy ngayon. Ayun, nandito ako ngayon sa second floor. Yun. Po yung lugar namin, no, sa labas. Puntahan naman po natin yung bahay ng mama ko, yung tinitirahan po namin. So, ayun na nga, nandito na ako ngayon sa bahay ng mama ko. Ito po yung hamba niya, oh. Yan. Tatlong dekada na po yan. Pag tinutok-tok mo po siya, mayroon ng ano eh, wala na pong laman yung iba eh. Yan, para na siyang karton. Yon. Yan, sira-sira na po yung ilalim, oh. Inano na po siya ng bukbok. Kailangan na po siyang palitan. Sa ngayon ay wala pa tayong pampalit dahil wala pa po tayong pambili. Ayun po. Yan, kung mapapalitan po yan, baka paano ko na lang din po yan eh. Papalitan na rin po siya ng semento para mas matibay. Saka pag kahoy po kasi yung bibilihin, medyo may kamahalan na po siya. Kaya kailangan po natin mag-ipon para mapapalitan ko rin yung bahay ng mama ko para medyo maayos naman po siya. Kasi yung nilalagyan namin ng lock medyo ano na eh, marupok na rin. Dahil sa bukbok, wala nang kinakapitan masyado yung tornilyo. Kaya hanggang yan na muna mga kailaw, marami po salamat and God bless.